Nangako ang embahada ng Israel na poprotektahan nila ang mga Pilipinong naipit sa gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa dami ng namatay, massacre kung ituring ng Israel ang pag-atake sa kanilang bansa ng grupong Hamas. There were 1,000 terrorists invading from 15 different spots, coming with one goal: kill, shoot, murder whoever you encounter. Itinulad din ng kanilang embahada ang sitwasyon sa nangyari ng Marawi siege noong 2017 kung saan hindi tinantana ng ating gobyerno ang mga nagkukutang terorista kahit halos mapulbos ang buong lungsod. Sabi ng Israel, kailangan nilang sirain ang mga infrastrukturang ginagamit ng Hamas. Pero paano ang paggamit ng grupo ng mga human shield? And that's something we need to understand. People will be killed. So if they have the opportunity to escape, please do that. If you know someone, tell them to go away. Sa kabila niya, nangako naman ang embahada ng Israel na poprotektahan ang mga Pilipinong naroon. Some of them were actually located in hotels on the expense of the government with the people they're taking care of, and some of them got hospital treatment, everything. The Filipinos in Israel are the same as any other citizen. They're part of us. We treat them like our sisters and brothers, and this is what we're going to do. As you stand by Israel, Israel stands by you. Ang tinutukoy niya ay ang pahayag ng Pangulo na titindig ang Pilipinas kasama ng Israel sa laban kontra Hamas. Kasabay yan ang pagpapasalamat ng Pangulo sa Israeli government sa pagligtas ng mga Pilipinong naipit sa gera. Tiniyak ng Israel na kontrolado na nito lahat ng kanilang teritoryo at ligtas sa mga narito. All the Filipinos that currently are in Israel are safe and sound. All control has been regained. Pero hindi lang naman mga Israeli ang naiipit, kundi pati mga sibilyang Palestino, partikular sa Gaza, na damay sa pagpulbos doon ang rocket ng Israel. Resulted in a massacre, in a genocide. This is just like cleansing of the Palestinian people from Gaza. So please review this message. Look at those people who are getting killed. They are innocent people. So far, we don't know about the militants, but we know that more than 1,300 civilian innocents killed. Kabilang sa nasa Gaza ang 130 Pilipino, kabilang ang ilang nanawagang maiuwi na sa Pilipinas. Kailangan sana ng humanitarian corridor o lugar na hindi pwedeng atakihin para makadaan ang mga sibilyan, pero sa ngayon hindi pa pinag-uusapan ng ganyan ayon sa parehong embahada. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras.